to si Magnus kung magawa tayo ng sasabi ko na gagawa tayo ng technical analysis for the gold. So sinasabi ko na ang gold at ang cryptocurrency ngayon ay halos magkapareha kasi ang pair niya is US dollar. So ibig sabihin, may naamoy na ako ngayon na parang apektado sa inflation yung US dollar kaya siguro gumalaw ito si Bitcoin at si gold. Okay? Tingnan natin na. Si gold sa higher time frame since February ay umakyat. Wala kang makikita ang mga resistance masyado. So if i-check natin itong mga previous of this month, meron akong suspitsa na si gold ay aabot hanggang dito. 1961 mas maganda. Ngayon, kung tanungin ako kung magti-trade ba tayo ng gold, ang gold, sa nakita ko, ang gold paakyat siya. Pero wala akong nakitang pwersa na si gold ay magtatagal ang kanyang pag-akyat. Kasi nakita ko, parang speculator ito eh. Kumbaga, yung nakapagpa-hype na ito ba, nakapagpa-inggan yung tumaas, hindi solido. So parang, hindi solido. I-check ko yung weekly ha. I-check ko yung weekly. Ganon din. Nakita nyo guys, ako sa weekly. Oh. Ito. Pagdating dito sa presyong ito, nagkaroon agad ng resistance. Oh, may resistance to. Ito. Ba daw? Ito sa weekly. Oh. Ito siya. Tingnan mo. Nakita mo ha? This is a doji. Sa araw ng Lunes ngayon, tingnan mo ha? Sa weekly pa lang. Oh, naglalaro siya. Umakyat. Nagano siya? Nakita mo. Pwersa ng buyer, seller. Kung check mo sa daily. Ganon din sa daily. So, ibig sabihin, umakyat si gold. This is the for the daily. Ito yung ano niya eh. Kumbaga, ito yung sa supply and demand. Ibig sabihin, nag-accumulate siya ng demand. Pero, pagdating dito banda ito, itong banda siya. Ito, nakita niya ito. Ito. Pag i-check mo sa kabila, ah, i-check mo sa anong number yan, 1870.44. O, tingnan mo. Dito. So, dito siya, nag-respect siya dito na level. Oh. 1870, okay? So, ibalik ko doon. Yan. So, ngayon ko tanongin si Maclex. Maclex, aakyat ba yan? I-check ko yung sa daily, ha? May aakyat ba ito? Si daily, guys. Pero yung main bias niya for this week until month is bullish. Pero with regards to kanyang momentum, hindi siya masyadong ano eh. Kunti na lang yung ano eh, parang kung gutti yung reward. So ibig sabihin, itong nakita nitong bullishness ngayon sa daily, sa weekly, check ko ha. Duda ko eh. Tama ang duda ko eh. Mag-respect to. Gagawa ko ng trend line, guys. Yan. Mag-respect yan dyan. Aakyat, pagdating dito, bababa yan. I-check nyo lang itong ginagawa ko. Ha. So, ibig sabihin, is it about time, Macnex, to invest gold? Para sabihin ko na naman, wala pa rin ako nakita. Solidong reference mo na bibili ka ng gold yan. Solidong reference mo na bibili ka ngayon. I-check nyo guys, bantayan nyo, i-monitor nyo yung sinasabi ni Macnex. Kagaya ng Bitcoin, ang Bitcoin lang nakita ko may strong resistance sa ibabaw eh. Sa baba may support din. So ibig sabihin, nag-ano siya eh. Kumbaga, inuuntog-untog niya yung resistance. Ito ding isa, paakyat siya. Pero may nakita ko, bababa ulit at magre-respect, parang magre-respect dito sa linya ang ginagawa ko. Hindi ko na masyado na naman ito, ibaba kong kuti. Yan. Yan. I-check nyo, kahit i-screenshot nyo to, tingnan nyo, obserbahan nyo. Ha? Kung nagkamali ba si Macnex. Reference to. Within this week, bababa to presyo. Sagot. Aakyat siya. Pero, pag mag-treat kang, gagambol kang paakyat, hindi. Hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita. Tingnan ko pa, weekly. Okay. Ito ang pinaka
Ito ang pinaka-high niya sa weekly, oh. Ito, previous weeks. Kung aabutin ba niya yan. Pero so far, oh, tingnan mo. Nakita ko yung movements niya sa weekly. Pababa siya, oh. Umakyat siya, pababa siya. So, ibig siya, part pa rin siya ng consolidation, pero nag-form siya ng con-type. Di ba? Napansin niyo? So, ngayon, iwan ko sa fundamentals, ha? Pero so far sa nakita ko sa technical analysis. Parang ang movement nito, umakyat, bubaba, mabalik yan dito, ito, itong imbalance of prices, tapos aakyat dito, dito siya, dito gigilid siya dito. So hindi pa ito, guys, nakita mo yung nilinyahan ko. Mag-respect siya sa trend lines na to, eh. Ito hanggang mabuti sa dulo yung apex niyan, saka pa natin ma-emphasize kasi umakyat ang presyo, bumaba ang volume, anong sign niya? That is the temporary increase of prices due to the, it is a hype or it is not, there is no solid support. Ibig sabihin, hindi siya na-accumulate ng ano eh. Hindi siya sumusulid, parang nagkaroon ng ano, fake out ba? First fake out. So, para sa akin, hindi magandang mag-engage ka ngayon ng goal. Obserban muna ito. Tatapusin muna natin itong formation na ito. Guys, ito. Nakita niyo to. Itong paglabas-labas niya dito, tantya ko, fake out lang to. Ito, fake out lang yan. So, tantya ko lang, fake out lang yan. Hindi yan na solido. So, palagay ko lang, ha? Kasi, sa nakikita ko, parang kumplituhin pa niya to. Itong ginagawa kong trend line. Ito. Yan. Saka ito. Ito yun. Ito, kumplituhin pa. Kung yan siya, pwede pa yan na gumanon. Iwan ko, ha, kung titingnan natin ulit kung nabang sa unahan ito. Pwede. Nakita nyo to, yan line niya. Itong pinaka ano niya, ito. Itong, iwan ko, ha, parang duda ako na ito, eh. Basta ako'y nagdududa. Hindi ako mag-recommender na i-trade nyo agad ito ng pang... Pwede ka mag-scalp, pero with regards to investing, di pa maganda siguro. Dahil ito mga ito, nakita mo ito. Pwede ito, itong balance of prices, ito. Kung sakali, ah, babasagin niya ito, kung ito'y bababa para i-complete itong formation na ito. No-worry ako, guys, na ito'y babasagin, itong 60 moving average, pag ito'y nababasag. The tendency, siguro ibababa dito yan. O baka hanggang dito. Dito na, because this is the demand, where is a fresh demand ito. Ito, hindi pa ito ng visit niya, eh. Ako'y nauuri na pag nabasag itong 60, baka babagsak siya dito. Pero dahil sa temporary inflation na nakita sa US dollar, kaya siguro ito siya nagkaroon ng fake out. Pero, it's only a fake out. It is not a solid bullish. Tandaan nyo. Hindi ito solido. Na ito yung mag-explicate na angat dito. Hindi. Sa tansya ko. Hindi yan angat, guys, papunta doon. May tendency pa yan na fake out lang yan. Tapos, babagsak dito. Bubutasin to. Pag nabutas tong 60, baka, diretso dito. Grabe naman pag dumiretso dyan, no? Ang layo kaya. Okay, hindi ka napansin nyo? Ang layo. Ang layo, oh. Okay, basta ang ano ko lang, ha, ang i-monitor lang natin dito na itong 60 moving averages na hindi niya. Kung ito'y susundin niya, nako. Malaki ang ibaba ni gold. Katong nakita nyo, parang painto, eh. Pasundot-sundot lang, eh. Tapos biglang, kasi pag hindi ito nakahanap ng solidong support, mahihirapan to. Because yung current pareho sa Bitcoin, yung presyo sa higher time frame ay nasa equilibrium. So ganoon pa rin, contraction siya. Kasama pa rin siya, contraction siya. So, yan ha. Bitcoin, cryptocurrency, Bitcoin, gold is pare-pareha. Okay? So, ito lang muna masabi ko. Pwede ito sa scalping, pero hindi maganda sa investing. So far, ubitsura mo ito.
basta obserbahan niyo muna ha, i-monitor niyo itong pinagsasabi-sabi ko. Dahil ang napakitang bullishness for this month is not solid. So ito lang muna guys ha, update ng gold.